Kamusta ang lahat? Sa video ng ito, papakita ko kung paano ang simpleng pagkakabit ng screw type na headrest sa ating Toyota Hiace Commuter. Nabili ko ang 8 pirasong screw type na headrest sa halagang 3,500. Nahanap ko lang ito mula sa marketplace ng Facebook. So ito na ang ating mga headrest. Ang frame nito ay may mga butas na nasakto sa screw ng handle sa upuang pagkakabitan nito. Lambot. Magandang materyales. Siguraduhin nyo din na kompleto ang mga screw na kasama sa packaging. Ganda ng materyales. Ito ang butas para sa mga screw. At ang bracket nito ay yung tibay, gawa sa bakal na nakabalot sa leather. Halina, ikabit na natin. Pero bago tayo magsimula, ito ang mga kailangan nating tools. Basically, kailangan lang natin ay positive at negative screwdriver. Pero mas madali kung meron tayong electric screwdriver na dadalihin. Ito nga pala, paalala sa lahat. 8 piraso lamang ng screw type na headrest ang kailangan nyo para sa Hiace Commuter. Ito ay dahil ito lang ang may mga handle kung saan mai-install ang bracket nito. At ito ang ating headrest na nakapatong sa upuan. Kung makikita nyo, similar ang leather nila. So babagay din kung wala man kayong seat cover na nakakabit. So kailangan natin ng common screwdriver na manipis ang dulo para tanggalin ang mga cover ng handle. Simulan sa pagsundot sa maliit na siwang na malapit sa handle. Tulak lang ito paloob at kung saan na itong magpa-pop out. Kung nakikita nyo, manipis lang ito at gawa sa plastic. So ingatan nyo upang hindi maputol ang mga lock nito. Sunod, gamit ang positive Phillips screwdriver, tanggalin ang mga screw. Hindi nyo na kakailanganin ang mga screw ito dahil ito ay masyado maiksi pag nakakabit na ang headrest. Mayroong kasamang screw na mas mahaba sa packaging kaya mahalagang ibili nyo sa seller. Siguraduhin kumpleto ito. So itong kanya mga lock washers. At kung napapansin nyo, di hamak na mas mahaba ang mga screw ito. Isang tip sa pagkakabit, unahin niyong itempo ang screw sa handle mismo. Kakailangan niyong gumamit ng Phillips dahil hindi ito tatagos. Kailangan niyo siyang higpitan. Maglabas ng sapat na haba hanggang ito'y makatagos sa bracket ng headrest upang madaling maitutok sa butas sa may upuan. Ngayon nakapasok na ang screw, itutok na natin. Pag na-shoot na ang isang side, pitan nito ng konti hanggang kumapit. At pakapitin naman ang kabilang side. Magandang practice na staggered ang paghihigpit nito o alternate kumbaga. Ito ay para siguraduhin na pantay ang pag-sit ng screw sa upuan. Malalaman nyong sapat na ang higpit pag naka-fix na ang handle at ang headrest at wala na itong alog. Ngayon, pwede na ibalik ang mga cover. Ayos! So, tip lang ulit.
Malaking tulong kung mayroon kayong electric screwdriver at mahaba ang screw nito. Medyo nakakangalay ng luwagan at higpitan ito. Pareho lang naman ang pamamaraan ng pagkabit nito sa lahat ng upuan. Paalala lang, sa pinakalikod na upuan, ang recommended ay ang clamp type, kung saan madali mo itong matatanggal kung kailangang itupi ang upuan. So ayan, ganyan lang kasimple ang pagkakabit ng headrest na screw type sa ating mga commuter. Sa mga nag-aalala kung matibay ba ito, oo, solid, sturdy at walang alog. So hanggang dito na lang. Stay safe everyone!